Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang gymnastics coach na malapit sa pamilya Yulo ang nagbahagi ng ilang tinatawag na red flags ng kasintahan ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose na may dalawang Olympic gold medals. Sa kanyang Facebook post, inakusahan ni Gerald Fajardo si Chloe bilang nagpasimula ng alitan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang mga magulang. Ayon kay Fajardo, isa sa mga napansin niyang red flags ay noong ibinenta ni Chloe ang kanyang laptop kay Carlos, pero sa huli, si Chloe rin ang gumamit nito. Tinuligsa rin ni Fajardo kung bakit minamaliit ni Chloe ang pamilya ni Carlos. Ibinunyag din ni Fajardo na tinututulan ni Chloe ang anumang pagkakasundo sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya. May sinabi umano si Chloe na tatapusin niya ang kanyang sariling buhay kung makikipagayo si Carlos sa kanyang mga magulang. Dagdag pa ng coach, ironic umano na tinulungan ni Carlos si Chloe na makipagkasundo sa kanyang mga magulang habang sinisira naman umano ng internet influencer ang pamilya ng kanyang nobyo. Ayon sa mahabang post ni Gerald Fajardo. Sa usaping interview, una ni Angelica, napahiya siya diba? Bakit kaya? Diba dahil kay Chloe? Pangalawa si Kaloy, napahiya din siya diba? Diba dahil kay Chloe? Mag-ina nga kayo, kasi parehas kayong mahihina, parehas na nabahida ng pagkatao nyo dahil kay Chloe. Dumako naman tayo sa yaman na meron ka. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba. Focus lang tayo sa kung ano yung mga nagawa mo, since mayaman ka. Bakit ka nagbenta ng MacBook na worth 50k kay Kaloy, tapos ikaw lang din pala ang gagamit, kasi hindi naman alam gamitin? Bakit ka pala nag-apply kay Ma'am Cynthia? Well, in fact, di ka naman nakapasa. Sumahin mo yung mga subscribers na nadagdag sa'yo after mong makilala si Kaloy. Wala kang karapatang ipamukha yung milyon na meron ng pamilya mo at ipagmalaki ang propesyon nila dahil talong-talo talaga ang nanay at tatay ni Kaloy. Hindi sila nakapagtapos, wala silang milyon, walang trabaho na malaking sweldo ang nanay at tatay. Kaya huwag mong i-down ang pamilya niya. After mong isiksik yung sarili mo sa pamilya niya, biglang itutulak mo sila palabas. Buo ang pamilya niyan. Sinira mo, yang sinasabi mong ikaw ang kasama sa journey ni Kaloy sa Olympics, oo, ikaw nga talaga. Kasi hinusayan mong alisin ang bawat tao sa paligid niya, sinigurado mong mawawala sila, di ba? After kausapin si Kaloy, para sa paghahanda sa Olympics, sinabi mong hindi ka priority ni Kaloy. Hindi ka pa ba priority e magka-live-in na nga kayo? Tapos yung oras na uuwi na si Kaloy, papunta sa pamilya niya. Anong ginawa mo? Sinabi mo di ba magpapakamatay ka? Buo ang loob ni Kaloy na lumaban sa 2024 Olympics. Handa ang lahat, lalong handa siya, o naka-gold kayo dalawa pa, pero paano kung wala ka? Malamang maka-all-around pa yan. At isa pa ha, yung nakilala mo si Kaloy sabi mo wala kang pamilya, hindi ka in good terms sa mama mo at papa mo. Pero ano, di ba gumawa ng paraan si Kaloy para mabuo ang pamilya mo? Sinabi mo sa isang comment mo na sinabihan ng nanay niya si Kaloy nang gagapang ka sa lupa pero bakit di mo siniwalat ang dahilan kung bakit nasabi ng ina niya yon? Hindi ba dahil sinigaw-sigawan niya ang nanay niya ng magnanakaw at sinungaling kasi sinulsulan mo siya na magnanakaw ang ina niya? Pinakikita ng ina niya yung mga resibo na pinaggamitan ng pera na para din naman sa kanya pero hindi niya man lang nasilip ito kasi nakatatak na sa utak niya na magnanakaw ang ina niya. At yung sinasabi mong nakapagpatawad na kayo? Bakit? Kasali ka ba sa pamilya? Pera mo ba yon? Sinubukan yung humingi ng sorry sa buong pamilya? Kailan yan? Kasi yung sinasabi mong GC, magaganda lang nilabas niyong screenshot. Bakit di mo nilabas yung pambabastos mo sa ina niya? Kahit sinong nanay pa yan, maglilive talaga yan sa GC. Plus ikaw Chloe, nasubukan mo bang magpasalamat man lang kasi nakilala mo yung anak? Nagkaroon ka ng Kaloy at sila ang nawalan. Goal mo pa rin talagang punuin ng galit ang puso ni Kaloy para masigurado mong ikaw lang at wala ng iba. Well, masyado pang maaga. Hindi pa tapos ang laban, tandaan mo. Marami ka pang laban na kakaharapin. Hindi laging nasayo ang ilaw, hindi laging nakay Kaloy ang liwanag, hindi din laging nakaayon sa inyo ang lahat. Kalakip ng mahabang post na ito ang ilang screenshot mula sa group chat na ginawa ng pamilya ni Chloe. Ipinakita nito kung paano ilang beses binastos ni Chloe si Angelica Yulo. Sa unang screenshot, makikita si Chloe na tinutukoy si Mrs. Yulo at tinawag pa itong duwag dahil hindi umano ito sumasagot sa kanyang mga mensahe. Sino po ngayon yung nagmumukhang joke?
Hanggang post lang po pala talaga kayo, kala ko naman po may tapang na ibubuga. Ani Chloe. Duwag alert, blinak daw po ni Madam Admin sila Ninang, tsaka Kuya Alcabungkal, Tox Garcia, tas nag-off ng comments. Huwag po kasi magmatapang kung hindi naman pala kayo makipagsabayan. Nasa na kaya yung sinasabi ni Madam na siguraduhin ko daw na ganito din ako kagaling sa personal. Tokis naman, naghahanap ng away sa posts and comments di naman pala kayang panindigan. Dagdag pa ni Chloe. Sa pangalawang post, makikita si Chloe na ikinukumpara ang propesyon ni Mrs. Yulo sa kanyang ama, na isang arkitekto, at sa kanyang stepmother, na isang chief accountant. Nahiya naman po yung pagiging admin nyo sa architect at chief accountant nila Gino Chris Pili, Melanie Pili, Loki lang din po, hihisatin-satin lang dito sa GC, sabi ni Chloe. Daddy Gino Chris Pili ko pong architect at si Tita Melanie Pili na accountant, nakakapag-reply. Eh kayo po? Tanong ni Chloe kay Angelica. Hindi naman nagpatinag si Chloe San Jose sa post na ito ni Gerald. Nag-post din ito ng screenshot ng mga post ni Angelica na patama sa kanya. You know what, this is nonsense, you're wasting my precious time, nagtatrabaho ako, so nakakasagabal kayo. I am asking a permission to leave. Kalakip nito ay caption niya na. Why didn't they show this message first? Instead they just showed my replies after. We were trying to talk to her to fix the issue, and yet she thinks it's just a waste of time to address it. She really didn't want to fix anything at all. We added her back in and again, she left. After she left, she kept posting degrading comments towards me on her FB wall and stopped replying to us when we were still trying to communicate. Which now explains the frustration sa replies ko, as she was not replying and yet has so much time to talk down on me and other members of my family on her wall. On top of that, a few months before this GC was made, my mom from Australia flew back to Manila and talked to her in person and asked her to stop posting about me. A talk from a mother to another mother, however she still kept going defaming me on her posts. Now tell me we don't have the right to react to this kind of behavior. If you're gonna post screenshots of messages, make sure it's in the right order. Don't just post it and make the others look bad, when in the first place you started all this and we just responded. Peace! Narito pa ang ibang screenshot ni Angelica at ng pamilya nito na pinost ni Chloe. Hubadera din naman ako nung taon ah, nagsusuot din ako ng sexy and revealing clothes, bakit di ako mukhang pokpok? Takot naman ako sa mga post mo. Wait lang naman kaya mong ipakita. Pansin mo ba, walang nagre-react sa post mo. Kailangan mo na yatang maghubad ulit para mapansin post mo. Gusto mo buksan ko na impyerno para sa'yo? Kagigil ka girl. Hala, ito pala yung maganda? Mema, akala ko ba unbothered ka, pero bakit sa lahat ng unbothered ikaw yung bothered? If you listen closely, you can hear me not caring. Mali yan, dapat ganito ante. If you look closely, you can see Annabelle. Ha 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 ha.